Hello guys, welcome back to my channel. On today's video, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng mga nag-likes, mga nag-comments, at nag-share maging man sa lahat ng aking mga subscribers and viewers. Kung saan man po kayo ngayon nanonood, paki-comment po sa ibaba ng video ito. Kung saan bansa po kayo, at nais ko po kayong shout out lahat, pasalamatan sa inyong pagtangkilik sa aking channel, ang SB Lolo Vlogs. Mula po rito sa Alberta, Canada. Maraming salamat po. At sa videong ito, sa araw na ito, nais ko po kayong dalhin muli sa aking paglalakbay sa pag-discover ho natin sa iba't ibang mga lugar po rito sa Alberta, isang napakagandang probinsya dito ho sa Canada. At dinarayo ho ito ng mga iba-ibang mga celebrities, hindi lamang mga Filipino celebrities. At ito yung mga pinapangarap na mapuntahan. At gaya nga po ng aking title, pangarap lang noon ay napuntahan noon at natupad ngayon sapagkat inalala ko kung paano nangyari. Kaya ikikwento ko po sa inyo. Kaya patuloy na panoorin. Diyan lamang po kayo. Samahan niyo po ako at mag-enjoy tayo. Ako po ay naniniwala mga kaibigan na lahat tayo kahit simple ang buhay ay nangangarap din na makarating o makapasyal sa ibang mga lugar kasama ang ating pamilya. Yung mga magagandang tanawin na maaaring nakikita natin sa TV o sa mga social media o di kaya sa mga background sa karaoke. Gaya po ng nangyari sa akin noon nung ako'y nasa Palawan pa lamang ay na-encourage po ako na sa tuwing nakakakita ako sa mga kalendaryo o sa TV ng mga magagandang bagay o mga magagandang lugar na mas lalo akong nangarap na sabi ko gusto kong mapuntahan, gusto kong marating. So laking bukid po ako at simple ang at ordinaryong mamamayan pero na-discover ko ho yung tinatawag na power of confession or tinatawag din na power of your tongue. So sabi sa Bible, sa Lumang Tipan o sa Old Testament, kung mayroon po kayong Bible dyan, pakibuksan po sa Numbers 14 verse 28. Sabi doon, I will do to you the very things I heard you say. So ang Diyos po ang nagsasalita roon, kinausap si Moses. Sabi niya, gagawin ko sa inyo kung ano yung palagi kong naririnig na sinasabi ninyo. Kaya simula noon, naging maingat po tayo sa ating mga sinasabi. Sa halip na mga negative things o mga pagrereklamo o kaya halimbawa sinasabi natin na masakitin tayo o kaya mahirap tayo o kaya walang pag-asa sa buhay ay iningatan ho natin na masabi yon. Although nangyayari talaga dahil hindi maiwasan dahil normal sa buhay na may problema pero sa halip na mga negative things ang ating ideklara, ang ginawa ko po ay talagang naging positibo tayo, nag-declare na magagandang bagay, patuloy na nananalig sa Panginoon. Kaya sabi ko, gusto kong marating ang mga lugar na ito, madeklara ang kabutihan ng Diyos at ma-experience yung mga bagay na nais pa na gagawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya nandito po tayo ngayon sa biyaya ng Panginoon, nag-enjoy dito po sa napakaganda, amazing province of Alberta, Canada. Kaya yun po ang naging sekreto ng ating ng katuparan na aking mga pangarap na marating ang mga lugar na nais ko pong marating. Kasama po ang pamilya, kaya enjoy po tayo. Kaya I encourage you, my dear viewers, to always be positive, believe in the Lord, and declare good things in your life. Kaya ingatan po natin yung ating mga sinasabi dahil may kapangyarihan po ang ating dila. Salamat po at patuloy na panoorin yung aming
videos. Nag-i-enjoy po kami ngayon sa pagsakay sa cable car dito po sa Banff. Ito po ang tourist attraction. Ito po talagang na-encourage ako noon na sabi ko sa gusto ko makarating at makasakay ng cable car. Kaya nandito na po kasama ang aking mga anak. At masaya po ma-experience yung mga bagay-bagay na ito dahil hindi natin kailangang limitahan yung ating sarili. Hindi natin kailangang ikulong sa kalungkutan. Hindi natin kailangang ikulong sa kahirapan o sa mga bagay na hindi naman dapat nangyayari sa buhay natin. May Diyos tayo na handang tumulong sa atin upang palayain tayo sa kahirapan, palayain tayo sa sakit karamdaman, palayain tayo sa kabiguan, palayain tayo sa anumang mga kawalan. Kaya manalig, magpatuloy na manalangin sa Panginoon at panghawakan ang kanyang mga salita. God bless you. Enjoy po tayo sa buhay. Nandito na po tayo ngayon sa taas ng Sulphur Mountain matapos tayong sumakay ng gondola cable car. Kaya tanaw na po natin ang buong bayan ng Banff. 360 degrees po, kitang-kita ang napakaganda. Amazing, beautiful sceneries in this area. At mahangin po rito, malamig, kaya dala talaga ng jacket sapagkat ang yellow or snow rito ay hindi talaga natutunaw all year round. Kaya asahan na po ang medyo chill or malamig na pakiramdam. Salamat po!
Thank you.